Magandang araw po mga kasambuhay. Ang unang araw po ng Nobyembre ay tinatawag po nating Todos los Santos, na ang kahulugan po ay lahat ng mga santo o di kaya'y lahat ng mga banal. Ito po ay tumutukoy sa mga mahal natin sa buhay na nauna na sa atin, ng mga namayapa na sa atin pong tradisyon sa simbahan. Ito po ang tinatawag nating the Church Triumphant, ang mga Kristiyanong nagtagumpay na, nasa piling na ng Panginoon, nasa langit na. At naniniwala po tayo na mayroon din tayong mga mahal sa buhay na hindi nila dapat danasin ang impyerno, no? Dahil hindi po sila tunay na masama. Pero meron din po silang mga naging kahinaan, mga naging kasalanan na kinakailangang pagbayaran muna ng ilang panahon. At naniniwala tayo na sila ay patuloy na nagdurusa sa purgatorio. Isang lugar kung saan nililinis ang kaluluwa ng tao bago masabing sila ay tunay na karapat-dapat nang makaakyat doon po sa langit. At ito po mga kapatid natin nasa purgatorio ay umaasa lamang sa ating tulong. Hindi po sila maaring makapanalangin para sa kanilang sarili sapagkat sila po yung mga patay na. Pero tayo po ang dapat manalangin para sa kanila. At umaasa tayo na kapag sila ay nakaakyat na doon sa kalangitan, malang araw sila naman ang tutulong sa atin. Sila naman ang mananalangin para sa atin. Yun po ang tinatawag na the church suffering. Ang mga mahal natin sa buhay na bagamat na mayapa na ay patuloy na nasa purgatorio. Pero tayo po ang mga naiwan dito sa balat ng lupa, ang tinatawag namang the church militant. Patuloy po tayong nakikipagbuno sa mga pagsubok ng buhay. Tayo po ang patuloy na dumaranas ng mga pagsubok at hinaharap po natin ang mga hamon ng buhay sa pamamagitan po ng gabay na iniwan sa atin ng ating Panginoong Hesukristo doon po sa bundok ng Beatitude kung saan siya po nagturo sa mga madla. Sinabi po niya sa atin na mapapalad ang mga taong may mababang kalooban, those who are poor in spirit, those who mourn, the meek, blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Blessed are the merciful. Blessed are those who are clean of heart. Blessed are the peacemakers. Blessed are the persecuted for the sake of righteousness. Yan po ang Ebanghelyo para sa November 1, Todos los Santos. Yan po ang mga katangian ng mga taong na sumusunod sa Panginoon na sinasabi nating maaring magtagumpay, na maaring makaakyat sa kalangitan. Ang kabanalan po hindi nanggagaling sa atin, hindi dahil lamang sa ating pagpupunyagi o pagsisikap, kung hindi ito po sa punot dulo ay grasya, biyaya ng Diyos. Kaya sana po maging panalangin natin, Lord Jesus, make us saints. Panginoong Jesus, gawin mo kaming mga banal, gawin mo kaming mga santo. At siguro kung minsan kinikilabutan tayo, sasabihin natin, paano ko magiging santo, paano ko magiging santa, kilala ko ang sarili ko. Meron ako mga kahinaan, minsan masakit ako magsalita, kung minsan ako ay nandaraya. Marami tayong mga maaring enumerate mga kasalanan. Pero ang sabi po ng Panginoon, habang sinisikap natin na sumunod sa mga turo ni Jesus, walang imposible sa Kanya. Tayo po ay nilikha, hindi para pabayaan lamang niya, para humantong sa kawalan. No? Hindi po tayo nilikha para sukat lamang na mapariwara sa bandang dulo. Hangad po ng Panginoon na tayo ay mapabilang sa Church Triumphant, sa mga nagtagumpay. Mayroon po sa ating mga pagbasa na
ibinigay na numero sa Book of Revelation, meron daw pong 144,000 na babangon. At ito po yung mga ituturing na nagtagumpay. Siguro magtataka kayo, saan galing yung 144,000 na yon? Bakit kakaunti lamang yata ang bilang? Noong panahon po na naisulat ito ng Book of Revelation, ito po ay tumutukoy sa karamihan ng mga tao. Kasi yung pong numero na yon, 144,000, ay kung sisiyasatin po natin, kagaya ng ginawa ng mga nag-aral ng Biblia, 12 times 12 times 1,000. Alam naman ninyo, mahalaga yung number 12, yung 1,000, sabihin ay kabuuan. Napakarami ang inaasahang mapabilang sa kalangitan. Kaya po, sa araw na ito, Todos Los Santos, sana po maging isang tunay na magpaalala sa ating lahat na tayo bilang bayan ng Diyos, hindi lamang nag-iisa dito sa lupa. May nauna ng nagtagumpay, mayroong nangangailangan pa ng ating panalangin, hindi lamang po yung mga nasa purgatorio, kung hindi tayo rin, mga kapwa nating naririto, ipanalangin natin ang isa't isa at magtulungan tayo na makasunod sa mga turo ni Jesus na nakalagay sa Beatitudes. At ito po ang tungkol sa ating Todos Los Santos, November 1, ang pista ng mga banal. Samahan po ninyo kaming muli sa susunod nating pagninilay dito sa inyong gabay at pagsamba at buhay. Ako po si Father Paul Marquez mula sa Society of St. Paul, doing all for the gospel. Pagpalain po kayo ng Panginoon.